Hello guys! Today's video ay gagawa po ako ng sinugbang karne na kinilaw. So ito po yung aking laging dinadala kapag may mga potluck events or mga get together ng aking mga kapwa Pilipino. So yun po ay gustong gusto nila ang kinilaw. So mga ricano po natin ay ginger. Ito yung onion, red bell pepper, at meron tayong dalawang cucumber. Tapos, ito po yung ating karne ay nakababad na po yan sa asin. So, masarap na po yan kasi nababad na siya ng isang oras ng asin. So, yan po, ipaghihiwa-hiwa lang natin yan. At dito na nga, nalagay na natin ang ating karne sa ating barbecuehan. Ayan guys, sinuto na po yan. At babalik pa rin lang natin. Check natin kung ang lahat ba ay lutong-luto na. So, hindi natin kailangan sunogin o kasi talagang yung ano na yun guys. Yan, hintayin lang natin saglit at atin na siyang kukunin. Ayan, ang sarap ng gulay ng kanyang pagkaluto guys, hindi siya sunog, tamang-tama lang kasi talagang masarap kapag hindi sunog. So ayan, ready na po natin yung paghihiwain ng maliliit at ating ihahalo ang ating mga ricado sa ating aluminum foil tray. Ay okay, so meron na rin akong pinang slice na mangga. So, wala po akong yung isang klaseng mangga. Dito po ako sa aking isang mangga. Kasi marami kaming mangga guys. Kaya ito munang ginamit ko. Ayan na rin po ang ating mga naka-ready na mga cucumbers. Ayan, dalawa po yan guys. Kaya mas masarap. Diba? So, ang ating pong mga bell pepper, onions, at ang ating ginger ay ready na rin po yan sila. Ayan. So, paghahalo-halo lang natin yan sila guys. Nang mag-ready na tayo sa ating sinubang karne na kinilaw. Ayan, naka-slices na sila ng maliliit na cubes. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Yung tama-tama lang na bite. Kasi minsan may mga bata din na kumakain yan. So, ayan na po. Nahalo na natin ang ating mga ricado at ang ating karne. So, gagawin na lang po natin. Gagawa po ako ng sauce sa ating kinilaw. So, yung pinaka-ano po ang vinegar. Lagyan natin ng asin, kunting asin. Lagyan natin ng toyo para mag-blend po ang kanyang lasa. So, yan. Ilalagay na po rin natin ang ating mangga. Kasi nga, dadalhin natin sa ating event. So, maganda na ano natin sa yung parang maganda tingnan. So, iayos natin ang pagkalagay ng ating mga mangga at pipino. So, yun po guys. So, hindi ko po nilagay muna ang ating sauce dyan kasi minsan kasi malayo yung event. So, mas maganda kung maglagay ka lang sa container. Tapos, pag nandun ka na, ibuhos mo na lang yung sauce ng ating kinilaw. So, yun po ang ginagawa ko para hindi po siya masyadong yung sub-sub na sa liquid kasi minsan hindi maganda.
So, yun po guys. Ready na po yan. Nakatakip na po yan. At atin na po yung dadalhin. Yun lang. Bye.